Ang wika ay karaniwang uri ng pananalakay, pamumula at insulto na naging pamilyar mula sa rehimeng North Korea. Ang mga salita ay naihatid sa isang opisyal na pahayag matapos ang unang Mesa Lunches ng taon ng Pareja State ay sinalubong ng galit mula sa Southern Naval. Ang secretive Pyongyang regime ay madalas na sumasama sa mga undiplomatic na verbal barrage. Gayunpaman, ang pag-atake na ito ay tinawag nitong walang katuturang paraang pag-iisip ang South Korea. Ay nagmula sa unang Vice Department Director of Workers' Party ng Korea Central Committee. Mas kilala siya bilang Kim Yo-jung, nakababatang kapatid ng diktador ng rehimen na si Kim Jong-un. At ang pahayag noong March 2020, habang ang mga alingaungaw ay lumago sa kinaroroonan ni Kim Jong-un, ay ang unang pagkakataon na isang opisyal na national statement ay na-issue sa kanyang pangalan. Mula noon ay lalong sumiklab ang tensyon sa tinderbox na Korean Peninsula. Una, tinulugsan niya ang mga defector sa South na inayaan ang loose balloons na puno ng subversive na material sa Korean borders bilang scam na tao at tulad ng basurang mga aso ng mongrel. Sumunod ay naghatid siya ng isa pang masamang pag-atake sa Pangulo ng South Korea na si Moon Jae-in. Tila siya ay nabaliw kahit na siya ay tila normal sa labas. Pagkatapos noong June 2020, ang North Korea ay pinutol ang communication channel sa South sa pamamagitan ng pagwasak sa Liaison Diplomatic Office malapit sa border na sagisag ng isang bagong hinaharap na kapayapaan at kooperasyon sa pagitan ng nag-aaway na bansa. Nagbanta rin ang Pyongyang na ilipat ang military troops sa military exercise malapit sa demilitarized zone. Ang mga nerbiyos ay muli na ikipag-usap tungkol sa mga aksyon ng hindi mauhulaan at nuklear na armadong rehimen na ito, na technically nakikigiyera sa South sa kabila ng isang armistice noong 1953. Lalo na sa mga tropa mula sa limang pinakamalalaking hukbo sa buong mundo na nakapalibot sa peninsula na ito. Kaya ano ang nalalaman natin tungkol kay Kim Yo-jung na nag-akit sa maraming tagamasid sa kanyang unang diplomatikong paglabas na 2 taon na ang nakakalipas sa Winter Olympics sa South Korea? At bakit siya biglang naging galit na galit na mukha na pinaka-repressive na rehimen sa buong mundo? Ang mga sagot na madalas sa North Korea ay nababalot ng misteryo. Ngunit si Kim Chul-won, isa sa pinakamatalinong mga aktivista sa pagtatanggol, ay nagsabi na ang matalinong operator na ito na inilarawan ng isang dalubhasang Ruso bilang mabilis na matalino ay isang simpleng baliw sa kapangyarihan. Si Kim Yo-jung ay isang dalaga sa isang gobyerno na pinangungunahan na may mga edad na kalalakihan na nakaharap sa bato. Siya ay hindi regular na miyembro ng nagaharing politburo. Gayunpaman, ang ilan ay nagtataka kung maaari niyang manahin sa lalong madaling panahon ang napakalakas na trono ng Hermit Kingdom. Siya ay may tamang dugo sa kanyang mga ugat. Siya ay mula sa dinastiyang feudal na diktador na nagtataglay ng bansang ito na 25 milyong katao na malupit sa paghawak nito sa higit na 7 dekada. Isang apong babae ng tagapagtatag na si Kim Il-sung na iginagalang pa rin tulad ng isang diyos. Tandaan na ito ay isang bansa ayon sa gusto ng supreme leader na may death camps para sa mga bumagsak sa kanyang kahilingan. Ang 10 great principles nito kung saan ang mga mamamayan ay sinusubok ng lingguhan na nagtatakda na maaaring walang pinuno sa labas ng pamilya. Ang pag-akyat ng impluwensya ni Kim Yo-jung ay kasabay ng haka-haka sa kalusugan ng kanyang kapatid, isang heavy smoker sa edad na 30s na nagbigay ng malaking timbang sa mga nagdaang taon. Halos hindi siya nakita kamakailan at napalampas ang isang pangunahing taunang seremonya noong April upang i-honor ang kanyang lolo na si Kim Il-sung. Mayroong mga mungkahi ng pangunahing operasyon sa puso, isang stroke o tinamaan siya ng coronavirus. Ganoon ang lihim ng rehimeng ito, tulad ng kanyang kapatid, kahit na ang edad ni Kim Yo-jung ay hindi malinaw. Sinabi ng Estados Unidos na siya ay pinanganak noong 1989. Sinabi ng South Korea na noong 1988. Ngunit isang lalaking Hapon na nagsilbing chef sa kanyang amang si Kim Jong-il ang nagsabing siya ay pinanganak noong 1987. Si Jim Hwar na nagtaguyod ng pagkakaroon ng Britain's diplomatic sa North Korea sa pagsisimula ng daan taon nito ay sinabi na siya ay dumating
Tinanong ng mga local staff kung alam niya kung gaano karami ang mga anak ni Kim Jong-il. Kahit ngayon, ang sagot ay hindi sigurado. Anuman, si Kim Yo-jung ay malapit sa edad ng kanyang kapatid na lalaki at ang magkapatid ay tinuruan na magkasama sa bahay sa Pyongyang. Pagkatapos ay pinadala sa parehong pangunahing paaralan sa Bern, ang kapital ng Switzerland, kung saan siya ay dumalo ng ballet lessons at kumanta sa mga recital. Inisip ng mga analista na ang formative na karanasan na ito na naninirahan kasama ang mga bodyguard sa isang kakaibang foreign country sa ilalim na ipinapalagay ng mga pangalan ay naging malapit sa isa't isa. Si Kim Yo-jung lamang ang taong pinagkakatiwalaan ni Kim Jong-un dahil nakasurvive sila sa paninirahan sa malayong bansa noong bata pa. Inaakalang siya ay umuwi para sa secondary school bago nagtapos sa universidad na may degree sa computer science. Si Kim Yo-jung ay interesado sa politika at pagplano ng isang karera sa gobyerno. Hindi alam ang tungkol sa kanyang buhay sa mga susunod na taon. Ngunit ipinapalagay na siya ay tumulong sa pagtaas ng kapangyarihan ng kanyang kapatid matapos ma-stroke si Kim Jong-il noong 2008. Pinanatnubayan siya ng kanyang tiyahin na si Kim Yong-yu na ang asawa niyang si Chang Song-taek ay nakita bilang pangunahing power broker hanggang sa dispatchahin ni Kim Jong-un noong 2013. Sinabi ng media ng China na siya ay nubaran at pinakain sa mga aso. Iba pang mga ulat ang nagsabing siya ay pinagbabaril ng anti-aircraft guns. Si Kim Kyong-yo ay nawala ng sabay sa paningin ng publiko, ngunit siya ay muling sumikat sa taong 2020 na nakaupo sa tabi ng Supreme Leader sa isang palabas sa teatro na nagtapos sa mga lingaungaw na nakilala din siya ng isang malubhang kamatayan. Kapansin-pansin ang kuha ni Kim Yo-jung na nakasakay sa isang puting kabayo kasama ang kanyang tiyahin at naipalabas sa telebisyon ng Estado ilang sandali bago ang paglilinis kay Chang Song-taek. Iniisip ng mga taga-Masid na ipinakita ito upang mapalakas ang mensahe ng katatagan ng rehimen at ang maayos na paglipat ng kapangyarihan. Ang prinsesa ng dinastiya ay unang nakita sa publiko noong nakatayo sa tabi ng sekretary ng kanyang ama at iniinala ang kanyang mistress sa isang party congress noong 2010. Pagkatapos ay nakita siyang nagdadalamhati sa libing ng kanyang ama noong sumunod na taon. Siya ay nilagay sa listahan ng US sanctions sa nakaraang 3 taon para sa malubhang mga pag-abuso sa human rights. Sinundan ito ng pagpatay sa kanyang kapatid na lalaki, si Kim Jong-nam, sa paliparan ng Kuala Lumpur na ipinapalagay na inutusan ni Kim Jong-un na eliminate ang isang karibal. Matapos ang pagtaas sa party ranks at pagtulong na ipromote ang moderno na imahe ng kanyang kapatid, ang kanyang paglitaw sa global stage ay dumating noong 2018 nang siya ay lumitaw sa Winter Olympics sa South Korea. Kasama ang US Vice President na si Mike Pence at iba pang mga dignitaries. Ang pag-flash ng isang malay sphinx ng ngiti at hindi kailanman nagsasalita sa publiko, nagawa ni Ms. Kim na ilabas si Mike Pence sa laro ng diplomatic image making na tinatanggal na kinatawan niya ang isang rehimen na nabasa ng dugo. Nakilala rin niya si President Moon sa isang pagbisita na minarkahan sa kauna-unahang pagkakataon na ang isang miyembro ng dinastiyang Kim ay nakatapak sa lupa ng South Korea mula noong Korean War. Ipinakita sa landmark trip kung gaano siya pinagkakatiwalaan ng kanyang kapatid. Siya ay nakikita bilang isang ligtas na pares ng mga kamay. Simula noon, si Kim Yo-jung ay naging presensya sa iba pang top-level summits kasama ang groundbreaking na pagpupulong kasama si Donald Trump sa Singapore 2 taon na ang nakakalipas. Inaakalang ikinasal siya kay Cho Song na nagtatrabaho sa Office 39 na nagpapatakbo ng global smuggling operations upang magbigay ng flow of funds sa First Family at anak na lalaki ng pangalawang senior official sa bansa. Gayunpaman, ito ay isang sistematikong itinayo upang ang buong bansa ay magbigay ng serbisyo sa pagkaalipin sa dinastiyang Kim. Isang defector nagtatrabaho sa ilalim ng Office 39 ang nagsabi kung paano personal na inutos ng kanilang pinuno ang lahat ng mga target. Siya ay inutusan na itaas ng 17 milyong euros sa isang taon sa pamamagitan ng insurance fraud. Ang mga North Koreans ay tinuruan ng maaga kung ano ang sasabihin at kung paano kumilos.
Ang alam lang natin kay Kim Yo-jung ay ang kanyang formal na tungkulin bilang isang vice president ng tanggapan na nangangasiwa ng relasyon sa South, kasama na ang propaganda at pag-espiya. Ngunit ngayon siya ang masiding boses ng kanyang bansa. Kung ang na-upgrade na papel ni Kim Yo-jung ay isang bagay ng succession planning, pagpapanatili ng diplomatikong silid na gumagalaw o paglalaro ng isang domestic political power game, ang North Korea ay isang lumalaking kadahilanan ng kawalang katatagan ng rehiyon. Itinuro ng iba na habang ang tatlong anak ng kasalukuyang supreme leader ay napakabata pa para sa posisyon na ang pinakamatanda ay 10 taong gulang lamang, ang North Korea ay isang chauvinistic society, kaya't hamon para sa isang babae na kumuha ng kapangyarihan, kahit na pansamantala lang bilang isang regent. Sinusubukan ng magkakapatid na Kim na markahan ang imahe ni Kim Yo-jung bilang isang malakas na pinuno, sa kabila ng pagiging isang babae at isang ligtas na pangalawang pinuno na tumayo sa tabi ni Kim Jong-un. Ginamit ng rehimeng sorpresa sa pag-demolish noong June 2020 sa Liaison Building sa hangganan upang ipakita ang kanyang pagiging walang awa. Isang bagay lamang ang natitiyak. May isang bagong Kim sa talanahayan. Maaari siyang magmukhang demure o mainihin, ngunit siya ay isang determinado din gaya ng kanyang kapatid upang matiyak ang kaligtasan ng pinakapangit na rehimen sa buong mundo.